signs na minamahal ka ng tao, yun. So itong mga utol ha, minsan ang mga kababaihan ay naguguluhan din kung sino ba ang nagmamahal sa inyo, kung totoo bang minamahal kayo ng lalaki. So ito, bibigyan ko kayo ng mga sinyales na totoong minamahal kayo ng lalaki, which is hindi kayo pinapaikot-ikot, hindi kayo binubola, and then hindi kayo minamanipula lang. So ito nga ha, para kung sino pa, hindi lang para sa lalaki, kundi minamahal kayo ng tao. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong, kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload Payo videos. Yun! Ayan, so kamusta mga utol? Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. And then yun, maraming salamat sa patuloy nyo nga pagpanonood at saka sa walang sawang pagsusuporta. Ayan, ako ya, taos puso talaga ang nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo umabot sa ganito. Ayan, so sana hindi kayo magsasawa mga utol ha. Ayan, nandito tayo. Tutulungan at tutulungan ko pa kayo kung ano ang mga dapat gawin ha. Lalo na sa mga sawi natin dyan. Tsaka sa mga araw-araw o gabi-gabi umiiyak ng mga kababaihan. Ha? So wag kayong mag-alala mga utol. Ayan, magpakatibay kayo. And then yun nga, tatagan nyo ang inyong sarili. Palaging manalangin sa taas. Kumuha kayo ng lakas doon sa taas. Ha? Sa ating Panginoon. So yun. So by the way, ito mga utol ha. Dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Ha? Another kaalaman na naman. So by the way, ito ang magiging topic pala natin sa video na ito. Isang signs na minamahal ka ng tao. Yun. So ito mga utol ha. Minsan ang mga kababaihan ay naguguluhan din kung sino ba ang nagmamahal sa inyo, kung totoo bang minamahal kayo ng lalaki. So ito, bibigyan ko kayo ng mga sinyales na totoong minamahal kayo ng lalaki, which is hindi kayo pinapaikot-ikot, hindi kayo binubola, and then hindi kayo minamanipula lang. So ito nga para kung sino pa, hindi lang siya para sa lalaki, kundi minamahal kayo ng tao, kung sinong tao man yan ha. So ito, para malaman nyo na, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isam, kung paano kanya itrato. Yes, itong mga utol, napaka-obvious naman ito. Kung paano ka itrato ng isang tao. Parang tinatrato kanya na parang bulang kristal, oh no, na ayaw kanyang magasgasan, na parang iniingatan kanya, pinoprotektahan. Sa lahat ng bagay is nandyan siya. Ha? Kung kailangan mo siya, isam, kahit sa anumang oras ay pumupunta talaga siya. Ha? O di kaya kung kailangan mo na makausap, is nandyan at nandyan siya. Which is, ang oras niya ay nasa sayo. So ito nga ha, mararamdaman mo naman ito utol kung paano ka talaga niya itrato. Na parang tinatrato ka na niya na parang girlfriend niya. Ha? O di kaya yun nga, isang parang inaalagaan ka. And then ito, mapapansin at mapapansin mo talaga na parang may pagmamahal siya sa'yo. Ha? Kasi yun nga, kapag may pag-aalaga at saka may pag-aaruga is dito mo na rin makikita na parang minamahal ka ng isang tao. So ito nga ha, kapag tinatrato ka ng isang tao na kung ano man dyan na parang nakakagaan sa loob mo, na parang nagiging masaya ka na rin dahil sa kanya. So yun nga, kung ano man ang mga pinapakita niya na pagtrato sa'yo, ha? Signs yan utol na minamahal ka ng isang tao. Ha? So yun. And then yung nga, pangalawa natin isam, nandyan pa rin kahit anong away nyo. Yes, ito mga utol ha, mapakaibigan man o yun nga, kahit sa pagmamahalan o sa isang relasyon, na kapag minamahal ka ng isang tao, kahit anong away ninyo ay nandyan at nandyan pa rin siya. Which is hindi kanya iniiwan. Kasi ito nga may kasabihan tayo na there is a million reasons to pull away o gumive up ka na. Pero there is one reason you could still na magstay ka talaga. Ha? So yun nga, kahit gaano pa kadami ng rason na gusto mo nang humiwalay o kumalas, ay may isang rason pa rin na kailangan mong kumapit. So kapag ganyan ang ginagawa ng tao na kahit mag-away na kayo is nandyan at nandyan pa rin siya. Hindi siya sumusuko utol. So ito, nagpapahiwatig lang talaga ito na minamahal ka ng isang tao niyan, which is totoo ang pagmamahal niya. Kasi yun nga, sa dami-dami talaga ng mga rason na kung gusto niya nang umalis, pero may pinanghahawakan siya na kahit isa lang. Ha? Which is yun ay ang pagmamahal niya sa'yo. O di kaya yung pagmamahal mo rin sa kanya, which is nagugustuhan niya. So yun ha, huwag kang mabahala utol na kahit mag-away man kayo at saka kung nakita mo na nag-stay at saka nag-stay pa rin ang isang tao, ha, kahit anong away mo na sa kanya, kahit tulak mo na o kahit tinataboy mo na palayo, ay nandyan at nandyan pa rin. Yes, totoong pagmamahal yan utol. Ha, so, huwag niyong sayangin ang mga ganito. Minsan kasi ha,
kapag alam ng mga tao o ninyo, ha, ng mga kababaihan na lalong, mas lalong minamahal kayo o mahal na mahal kayo ng isang lalaki, ay binabaliwala nyo na. Ha, minsan isa inaabuso ninyo. So kapag ganito utol, is bihira mo lang makikita ito sa isang lalaki na totoong nagmamahal. I suggest o yun nga, isa mas maganda nyong gawin kapag minamahal kayo ng lalaki ay i-cherish nyo. Yes, mahalin nyo rin. Kasi yun nga, ang mga kalalakihan ay bihira mo lang talaga makikita na loyal, and then yun nga, isa totoong minamahal ka. Ha? Pero kung ayaw mo sa ganyan, ako po, baka makachamba ka ng babaero o di kaya kung ano-ano man dyan na kinakaayawan mo o kinakaayawan ng mga kababaihan sa isang lalaki. Ha? Lalo-lalo na talaga yung babaero o yung mga cheater. Ah, so yun nga, ito, pero pag minamahal ka ng isang tao ay hindi niya yan magagawa sa'yo. Ah, so yun, and then yung pangatlo is, lagi kang sinasamahan. Yes, ito ang taong minamahal ka ay palagi ka talagang sinasamahan, which is gustong gusto niyang makasama ka palagi o makatabi ka man. Kahit saan man kayo magpunta o kahit saan man siya magpunta is nandyan ka, gusto niyang nandyan ka. O kung ikaw man, ha, kung saan ka man gustong pumunta is siya ay nandyan din. So ito nga sa lahat ng bagay, kahit mga problema man utol ay hindi kanya iniiwan, which is sinasamahan kanya, gustong gusto ka talaga niyang makasama. So sa lahat ng bagay, ha, hindi lang sa pag-companionship, which is sa lahat, ha, mapaproblema o kahit sa anumang mga bagay o sa sitwasyon ay gusto niyang may karamay ka. Ah, so yun nga, isa, dinadamayan ka utol. Ha? So yun, isang sinyalis natin na minamahal ka talaga ng isang tao. Ha? Kung sino man yan, mapakaibigan, mapaboyfriend, ha? Mapapamilya, yes, kahit parents natin. So yun. Ha? And then yung pang-apat natin, isang tanggap ka kung ano ka. Yes, mamahalin kita maging sino ka man. Ha? So yun. Ito utol, ha, kapag tanggap ka ng isang tao, kahit ano ka pa, kahit ano pa yung mga flows mo dyan, kahit ano ka pa klase nga babae, ay tanggap ka ng isang lalaki o tanggap ka ng isang tao, ay totoong minamahal ka niyan. Ha? Kahit ano ka pa dyan, dadamayan at dadamayan ka niya. Ha? So yun nga, ha? Para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, kasi nandyan siya kahit anumang problema o kahit ano ka pa na klaseng tao, ay gusto niyang i-absorb para may kasama ka. Ha, na para malaman mo at saka para mararamdaman mo rin talaga na hindi ka nag-iisa utol, ha, na may karamay ka na isang tao na which is yan ay totoong nagmamahal sa'yo. Ha, sinyalis talaga yun na totoong minamahal ka ng lalaki kahit ano ka pa dati. Ha, so yun. And then yung panglima natin is, hindi mo na kailangan makuha ang atensyon niya. Yes, ito mga utol, kapag minamahal ka kasi ng isang tao is hindi mo na kailangan na makuha ang pansin niya o yung atensyon niya. Kasi yun nga, kapag mahal ka ng isang tao, ay kusa yan na magpapapansin sa'yo o papansinin ka niyan. So ito nga, hindi mo na kailangan mag-effort pa. Kasi yun nga, kung ang tao na kailangan mo pa ng atensyon o gusto mo pang makuha ang atensyon niya, na parang piniplease mo pa o parang nagbe-beg ka pa, yan ay hindi tunay na pagmamahal o hindi ka talagang minamahal ng taong yan. Pero kung kusa niya na binibigay sa'yo, pinapaparamdam niya sa'yo, o yun nga, isang pati ang atensyon niya ay kahit hindi mo na ipiplease ay ibibigay at ibibigay niya sa'yo. So kapag ganito na kusa ginagawa ng tao o ng lalaki o ng partner mo, ay totoong minamahal ka niyan utol. Ha? So yun ang isang sinyalis din natin. Yun. And then yung pang-anim natin, isang komportable ka sa kanya. Yes. Isa din ito utol, ha, kapag komportable ka sa isang tao na parang hindi mo na kailangan talaga mag-effort o hindi mo na kailangan na kung ano pa ang mga dapat mong gawin o utusan mo pa siya. Kusa niya ang ginagawa na parang ikaw mismo is nakakaramdam ka na, uy, bakit kaya parang magaan ang loob ko sa taong ito? Bakit kaya parang komportable ako sa kanya? Yes, kapag komportable ka utol ay dahil din yan sa mga pinapakita niya. Ha? So yun nga, sa kung ano man ang pinapakita niya, ang rason dyan ay dahil nga mahal ka niya, which is totoong minamahal ka niya. So yun nga, is mararamdaman at mararamdaman mo rin talaga na sa sobrang gaan ng pakiramdam mo sa kanya ay nagiging komportable ka na. So yun, ha, kapag komportable ka sa isang tao, naku po, for sure yan na minamahal ka rin ng taong yan. Ha? So yun. And then yung pampito natin is nag-e-effort. Yes, ang tao nga nag-e-effort utol, ha, kasi ang karamihan ay hanggang sa salita lang, wala sa gawa. So kapag puro lang salita at salita na parang wala namang effort, na parang hindi naman nag-aaksaya ng oras para sa'yo, nako, wala yan. Pero ito nga, kapag nag-e-effort, ginagawa niya ang lahat-lahat, ha,
sa kilos, utol, hindi sa pananalita, kasi ang pananalita talaga ay pwedeng gawing manipulation ng isang lalaki, kasi karamihan din ng mga kalalakihan ay marunong magtakunwari. Yes, para lang mahulog ang loob mo, ha? So ito nga, kapag ganito ang ginagawa ng lalaki na may effort, ha, sa kanyang mga kilos o sa kanyang actions, ay totoong minamahal ka niyan, ha? Which is kahit tatawirin niya pa ang pitong bundok para lang masilayan ka o makita ka, yan ay isang effort na rin, utol. O nagpapahiwatig na totoong minamahal ka talaga ng lalaki. At kahit sa ang sulo ka pa ng mundo, pupuntahan at pupuntahan ka niya, o gagawa at gagawa talaga siya ng paraan para makita ka at makausap ka, o di kaya para makasama ka. Ha? So yun, din yung pangwalo natin, isang masaya siya sa kasiyahan mo. Yes, ito mga utol, kapag masaya siya sa mga kasiyahan mo, yan ay nagpapahiwatig din na minamahal ka ng isang lalaki o ng isang tao. Kasi yun nga, kapag nakikita niya na masaya ka sa mga bagay-bagay na yan, tapos siya isang nagiging masaya na rin na, uy, kasi nakikita niya ang kasiyahan mo, ha? So kahit ako, utol, kapag nakikita ko ang minamahal ko na masaya, uy, masaya siya. Nagiging masaya na rin ako, utol, dahil sa mga pinagagawa ko, o kung hindi man dahil sa mga pinagagawa ko, kahit sa mga saang bagay man ay nagiging masaya siya, ha? So nagiging masaya na rin ako dahil nga minamahal ko ang isang tao, ha? So yun, kapag masaya talaga siya sa iyong kasiyahan, utol, yan, nagpapahiwatig na minamahal ka talaga. Kasi yun nga, kahit masaya ka na, and then kapag dinadown ka pa ng isang tao na kahit masayang nakikita niya na parang masayang masaya ka, na parang na-insecure pa siya, utol, na parang ayaw kang maging masaya, o di kaya hinahadlang niya yung kasiyahan mo, nako, hindi yung pagmamahal, ha? Ha, yan ay kabaliktaran talaga. So yun nga, kapag supportive ang isang lalaki, o di kaya na-appreciate niya rin ang kasiyahan mo, kasi yun nga, ang kasiyahan mo ay kasiyahan niya rin, nagiging masaya na siya kapag maligaya ka, ha? So yun talaga ay totoong pagmamahal, ha? So yun. And then yung pang-siyam natin at saka yung pinakahuli, mga utol, ito ay kapag mararamdaman mo. Yes, ito mga utol, ha, kapag nararamdaman mo talaga na parang ibang-iba, ha, na parang minamahal ka niya, inaalagaan ka niya, inaaruga ka niya, ha, na parang iba yung treatment niya sa'yo, gaya nga kanina sa number 1 natin kung paano kanya itrato. So ito, ha, kapag iba ang treatment niya sa'yo, na parang special ka para sa kanya, na kung nakikita mo na sa ibang mga friends ninyo na mga kababaihan ay hindi naman siya ganun, pero pagdating sa'yo ay ibang-iba ka talaga, na parang special ka, na parang ikaw ay parang yun nga, malabituin ang pagtingin niya sa'yo. So yun, ito, nagpapahiwatig talaga ito, utol, na minamahal ka ng isang tao. Kasi mararamdaman at mararamdaman mo rin naman ito na, uy, bakit ibang-iba talaga yung pakitungo niya sa akin. So yun, kagaya nga rin kanina nang sinasabi ko na kapag magaan din ang loob mo sa kanya, so isa na rin yan na magiging komportable ka. And then ito nga, mararamdaman at mararamdaman mo talaga ito kapag mahal ka ng isang tao. Pero kung parang masakit sa puso mo o sa nararamdaman mo na parang na mabigat na pasanin, ha, ng isang taong ito, yan ay parang hindi mo nararamdaman na minamahal ka niya. Pero ito nga, kapag lahat ng kilos mo o lahat mga pinagagawa mo ay suportado niya, yes, syempre magiging komportable ka na rin sa kanya. So mararamdaman at mararamdaman mo rin talaga kung ano ang mga pinagagawa niya sa iyo, ha? So yun nga, yan ay lukso ng tibok ng puso. Yes, kung may lukso ng dugo, yes, may lukso din ng tibok ng puso, which is mararamdaman mo at mararamdaman mo kung ano din ang nararamdaman niya. Na parang may kuryente na kumukonnect sa inyong dalawa. Yes, kapag nararamdaman mo na, utol, na parang iba na ang trato niya sa iyo, na parang iba na rin ang pakitungo niya sa iyo, yan ay totoo na minamahal ka talaga ng lalaki. Pero pakiramdaman mo muna, baka iba ang motibo niya. Ha? So yun na mga utol, sana yung nakatulong yung video na ito. Ayan, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!